Praise God! Hallelujah! Salamat po sa Panginoon. Okay, at tayo po ay muling magsasama-sama sa gabing ito po sa gawain na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Okay po, at welcome po ang bawat isa sa ating midweek service or midweek task na meron po tayo sa gabing ito. Okay po, so salamat sa Lord. Okay, so pauna nga po natin minsan pa, bigyan na po natin ng virtual clap ang ating pong Panginoon sa gabing ito. Amen. Okay po, so sa mga oras na ito, inaanyahan ko na po ang bawat isa na kuhanin niyo po ang inyong mga Bible, ang ating sandata. Okay? Pinaka makapangyarihang sandata, okay, sa buhay po natin. Okay, at sabayan niyo po ako mga kapatid sa ating simple but powerful declaration. Okay, sa gabi pong ito before we start, okay, before we pray, okay? Kuhanin na po natin ang ating mga Bible. At ipatong po natin sa ating ulo. Okay, and let's all declare, I am a listener, I am a learner, I am a doer, I am a winner, a disciple maker, I am anointed, and I am a harvester, in Jesus' name. Amen. Okay, so let's all pray. Father God, maraming salamat po sa gabi pong ito na kami po ay through live streaming, through internet, through Facebook, kami po ay patuloy na kinakatagpo mo, Panginoon, at nagkakaroon kami ng gawaing banal, Panginoon, at nakapagpapatuloy po kami, Panginoon, sa pagpapalakasan, nakapagpapatuloy kami, Panginoon, sa pangangaral at pakikinig ng inyong banal at makapangyarihan salita sa pamamagitan po ng mga bagay po na ito. At ito po ay nagpapakita at nagpapatunay lamang, Panginoon, na kami po ay sa kabila ng anumang mga situations, Panginoon, ay patuloy niyo pong ipinaparanas sa amin ang iyong dakilang pag-ibig. Patuloy niyo pong pinaparanas sa amin ang iyong dakilang katapatan, ang iyong dakilang kapangyarihan, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, that nothing is impossible kung kami po ay patuloy na susunod at kami po ay patuloy na kikilala sa iyo bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may likha ng langit at ang lupa. Ama, sa pangalan ni Jesus, sa gabing ito, dalangin po namin ang iyong patuloy na pag-iingat sa bawat isa habang kami po ay nanonood, Panginoon, nakikinig ng iyong banal na salita sa gabing ito. And as we listen to your word, Father God, help us to understand it and help us to open our hearts, to open our mind or our ears. Lord God, nang sa gayon ay pumasok nga po ito sa kaibuturan ng aming puso at ito po ay maunawaan namin at maisapamuhay po namin upang patuloy naming maranasan ang ipinangako mong tagumpay at kasaganaan sa buhay ng iyong mga anak. Maraming salamat po, Ama, sa gabing ito. At kami rin po ay patuloy na makaranas ng kalakasan pisikal at espiritual sa gabing ito. Dakilang Diyos, maraming salamat. Ito pong aming dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, muli, palakpakan natin si Lord. Praise God. Okay, so welcome po ang bawat isa sa gawain na pinagkatiwala sa atin po ng Lord. Okay, so sa gabi pong ito ay ang mensahe po ng Panginoon na nais ko pong ibahagi sa inyo ay mula po sa teksto ng Deuteronomy chapter 28, okay, verse 7 and 25. Okay, so medyo may agwat po siya, verse 7 and 25 po. Pero mamaya babasahin din po natin yung ibang mga verses sa Deuteronomy chapter 28, okay, before yung verse 7, at yung Deuteronomy chapter 28 na 28 pa rin before naman ng verse 25. Okay, so ito po kasi yung verse dito, ito yung makikita po natin yung big difference, okay, ng verse po na ito ng Deuteronomy 28. Yung 7 and
ng yung verse 7 and verse 25. Okay? Kaya po, ang pamagat po nito ay, ito makikita na po natin yung difference nito ng verse na ito. Sa pamagat po natin na victory versus defeat. Okay, so yun po yung pamagat ng ating mensahe po sa gabing ito, yung victory versus defeat. Of course, lahat naman po tayo ay naghahangad na magkaroon, okay, or nagnanais na magkaroon ng tagumpay sa buhay natin, di ba? Sino ba naman ang gusto maging defeated, okay, sa kanyang buhay? So lahat tayo gusto natin maging matagumpay. So paano yon? Okay, so ipinahayag po rito ng Diyos sa Deuteronomy chapter 28 kung papaano magiging isang matagumpay ang isang tao at papaano naman nagiging talunan ang isang tao, especially yung mga, sa mga anak ng Diyos. Okay? So bakit mayroong mga tinatawag na anak ng Diyos na matagumpay at bakit mayroon namang talunan? Okay? So pag-usapan po natin, victory versus defeat. Okay? So, okay, so basahin po muna natin, unahin po nating basahin ang Deuteronomy 28 verse 7 and verse 25. Sige, basahin niyo po 'yan. Okay, so basahin ko lamang po din sa inyo sa Tagalog, mga kapatid. Ang sabi po dyan, sa verse 7, okay, ng Deuteronomy 28, ang sabi po sa Tagalog, ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay ipalulupig sa inyo ni Yahweh o ng Diyos. Lalaban sila sa inyo, ngunit magkakanya-kanya silang takas. Okay, so ito naman po sa verse 7. Ano naman ang sabi rito? So, kabaliktaran po ito. Ang sabi naman po sa verse 25, okay, so verse 25, ipalulupig niya kayo sa inyong mga kaaway. Lalaban kayo sa kanila, ngunit magkakanya-kanya kayong takbo. Okay, so nakita po natin, so kung umauunawaan po natin yung binasa natin, so napakalaki po ng pagkakaiba. Dito po, sa verse 7, ipinapakita ng Diyos yung pagtatagumpay, okay, yung pananagumpay na mangyayari, okay, sa buhay ng mga Israelita. At dito naman po sa 25, ipinapakita naman po dito yung pagiging talunan ng mga Israelita. So, ngayon, mayroon pong pagpipilian na ibinibigay ang Diyos sa mga tao, sa mga Israelita po noon. Okay? So, start po tayo sa ating pag-aaral. So, as the Israelites, pag-aralan po natin, mga kapatid, ang kanilang buhay, okay, o yung kanilang naging karanasan, okay, at paano po tayo matututo ngayon, okay, and then later on, after natin pag-aralan ang buhay ng mga Israelita sa kanilang mga naging karanasan, okay, with God, okay, at in facing their enemies, their foes, okay, in facing their trials, okay, their difficulties in life, okay, so after nating mapag-aralan yung kanilang experience, okay, so i-relate po natin ito sa situations po natin, okay, sa buhay natin or sa mga nararanasan po natin sa buhay natin. Okay, so start po tayo. As the Israelites were preparing to enter the promised land, God set before them a choice. Okay? Heed His voice, obey His commandments, and experience continued victory. So, sa panahon pong yaon, mga kapatid, habang nagpi-prepare ang mga Israelita sa kanilang pagtungo, okay, sa promised land, okay, sa promise, sa lupang ipinangako ng Diyos, okay, na kanilang tatamasahin, okay, na ipinangako naman ng Diyos sa mga Israelita, so binigyan sila ngayon, as they preparing, binigyan sila ngayon ng Diyos ng choices. Okay, so mamili kayo, ano bang gusto nyo? Pag ito ang ginawa nyo, okay,
magtatagumpay kayo. At pag ito naman ang ginawa nyo, okay, yung isa, at subalit kapag yung isang bagay naman ang ginawa nyo, ay magiging talunan kayo. Okay, so makikita po natin mga kapatid. So pinapili po ng mga Israelita, ay pinapili po ng Diyos ang mga Israelita, okay? So ang sabi ng Diyos, ano bang gusto nyo? Pakinggan nyo yung aking tinig, makinig kayo sa aking tinig, sundin ang aking mga kautusan, okay? At mararanasan nyo ang tagumpay kay ng patuloy at patuloy pa. Okay, so anong pipiliin nyo? Okay, or turn from God. So ito pa, ano bang gusto nyo? Or kayo ay tumalikod sa akin. Or turn from God, disobey His word, and experience repeated and resounding defeat. So ano bang gusto nyo? Ang sabi ng Diyos. Okay, so makikinig kayo sa akin o hindi? So pag hindi naman kayo nakinig, ito naman ang mangyayari sa inyo. Makakaranas kayo ng resounding, continued and resounding defeat. Okay? Tuloy-tuloy na pagkatalo, ibig sabihin talagang walang mangyayari na sa buhay mo or sa buhay nyo kapag hindi kayo nakinig sa Diyos. Okay? And resounding, talagang umaalingaw-ngaw, okay? Mababalita pa sa buong bansa at sa lahat ng mga tao na kapaligid sa iyo, okay? Mababalitaan pa nila ang iyong pagkatalo at mapapahiya ka sa harapan nila. So, pinagpipili po ng Diyos, no, ang mga Israelita kung anong gusto nilang piliin. Okay? So, it was a simple choice, but matindi po ang magiging impact ng kanilang pagdidesisyon or ng kanilang kung alin po yung kanilang pipiliin sa dalawang ito. Okay? Simple lang yung pagpipilian, pero pagka sila po ay nagkamali, okay? So pareho po itong may dalawang impact. Subalit meron po silang magkaibang resulta. Okay po. So the choice they made, of course. So nagkaroon sila ngayon ng takot. Syempre naman, sino ba naman ang tao na ayaw magtagumpay sa buhay. Okay? So pinapili sila ngayon ng Diyos. So they choose, no, to obey God. So the choice they made would be evident by the results on the battlefield. Okay? So kaya nga ayun, pinagpili po sila doon. Katulad ng binasa po natin kanina sa verse 7 ng Deuteronomy 28 and verse 25. Okay? Na yun nga ang mangyayari sa kanila. Sa verse 7 na pag sila ay sumunod sa Diyos, okay? If they heed His voice, kung sila ay makikinig sa tinig ng Diyos at susunod sa commandments, okay, ano pang sabi dyan sa verse 7? Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa iyo ay ipalulupig sa inyo ni Yahweh. Lalaban sila sa inyo, ngunit magkakanya-kanya silang takas. Okay, and sa verse 25 naman, na kapag sila ay tumalikod sa Diyos, kapag sila ay naging nanatiling matigas ang ulo, ano naman po ang mangyayari sa kanila? Okay, yun po yung mangyayari sa kanila sa verse 25 naman. Ipalulupig niya kayo sa inyong mga kaaway. Lalaban kayo sa kanila, ngunit magkakanya-kanya kayong takbo. Okay, so imbis na, so pag sumuway sila sa Diyos, imbis na yung mga kalaban ang tumakbo, yung mga Israelita ang tatakbo ngayon. Okay, dahil sila ay natatalo ng kalaban. Now, the assurance of victory did not mean that the Israelites would not have to strap on their armor and go to battle. It did not guarantee them effortless victory. So bagamat ang Diyos ay nangako ng tagumpay kung susunod ang mga Israelita, alam niyo po, hindi naman po yun ibig sabihin na hindi na magdadala ng sandata or hindi na haharap sa laban ang mga Israelita. Okay? So, magiging effortless na. So, hindi po yun ang ibig sabihin ng Lord.
Okay, so sasamahan lamang sila ng Lord, pero mag-e-effort pa rin sila, gagawin pa rin nila ang abot ng kanilang makakaya upang sila po ay magtagumpay. At doon sila sasamahan ng Panginoon. Okay, kapag sila na po ay humakbang ng pagsunod sa Diyos at ginawa na po nila ang mga pinapagawa ng ating Panginoon. So, at times, their enemies fought fiercely and the battles raged back and forth. Okay, so sinasabi po dito na sa panahong yon, alam niyo po ang nangyari na talagang na experience ng mga Israelita na talagang yung labanan ay matindi. Okay, at pabalik-balik, hindi ganun kadaling, hindi rin ganun kadaling natalo yung mga kalaban. But in the end, no, ang mga Israelita pa rin ang nagtagumpay. Okay, at naubos nilang talunin ang kanilang mga kalaban. Why? So bakit pa ulit-ulit? Kasi po, hindi lang po isang kaharian. Okay, sa panahong yon ang kanilang mga kalaban. Maraming kaharian na sila po ay kinakaharap. Okay? At dumating pa nga po yung time, okay, especially po sa time na ni Joshua, okay, or ni Josue, okay, na leader ng mga Israelita na naging kahalili ni Moises. Okay? So, hindi lamang po isang kaharian, dalawang kaharian. So, meron pa po dyan na talagang nagsasama-sama yung anim na kaharian. Okay? Kaya sila po ay nagsama-sama laban sa mga Israelites. Okay, sa mga Israelita, and then natalo pa rin po nila yon. Okay, sapagkat sinamahan sila ng Panginoon, natuto silang sumunod ngayon, natuto silang matakot sa Diyos, okay, at magtiwala sa Diyos. Okay, so bagamat ganun yung naging pangyayari ng labanan, naging matindi yung labanan, okay, pero ipinakita ng Diyos na kung sila po ay susunod, sasamahan sila ng Panginoon at sila po ay magtatagumpay. Okay? So the battle raged back and forth. Nevertheless, as the Israelites walked closely with God, they knew that their efforts would always result in victory. Okay, so ganun din po mga kapatid, maging sa buhay po natin. Ano po? Bagamat tayo po ay nahihirapan, subalit kung tayo naman po ay nagpapatuloy sa pagsunod sa Lord, bagamat minsan tayo po ay nahihirapan sa mga pagpaplano, nahihirapan sa mga pag-execute, pero kapag tayo po ay patuloy na sumunod, nakinig, at nagtiwala sa Diyos, no, it will, our efforts, okay, our efforts will always result in victory. Okay, kung mapapansin nyo po, isang halimbawa na lamang din po natin dito ay ang ating Panginoong Jesus. Okay? So, would you think naging effortless ba ang ginawa ni Jesus Christ? Naging effortless ba si Jesus nung kanyang nung ipahayag ng salita ng Diyos na si Jesus Christ ay tinaguri ang hari ng mananagumpay? Okay, bago tawaging hari ng mananagumpay ang ating Panginoon. Okay, naging effortless po ba siya? Okay? So, nagtagumpay po ba siya sa pamamagitan lamang ba ng kanyang pagsasalita? Okay, which is kaya niya namang gawin. Okay, sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Subalit, ipinapakita lamang din po, maging sa panahon ng ating Panginoong Jesus, ipinapakita lamang po ng Diyos na sa ating pagtatagumpay ay hindi po pwedeng tatamad-tamad po tayo. Okay, na bagamat sinasabi po natin na may faith po tayo, bagamat sinasabi po natin na tayo ay nagtitiwala sa Diyos, na bagamat sinasabi naman po natin na prayerful tayo, okay, na nagsisi po tayo sa mga kasalanan natin, pero kailangan lahat po ito ay maipakita po natin sa ating pagsusumikap na paggawa, okay, sa ating pagsusumikap na pagsunod sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. So, sa buhay ni Jesus Christ, kung alam nyo po, okay, kung maalala nyo po ang nangyari sa ating Panginoon ay matinding hirap, matinding pagpapakasakit. Talagang nandun yung pag-e-effort ng Panginoon na humantong pa sa kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo para lamang po maligtas po tayo, para tubusin ang ating mga kasalanan, para tayo po ay magkaroon ng
katiyakan sa ating kaligtasan nang tayo po ay makaharap sa Diyos, okay, nang tayo po ay magkaroon ng assurance na tayo po ay mapupunta sa kanyang kaharian, okay, sa kaharian ng Diyos. Kaya hindi po naging effortless ang ginawa ng ating Panginoon, kaya matindi, okay, bago po tubusin ang sangkatauhan, matinding effort ang ginawa po ng ating Panginoon. Okay? So, ganun din po mga kapatid sa buhay natin. Okay, na dapat gumagawa talaga tayo. Okay, dapat paghihirapan din po talaga natin upang or bago natin makamtan ang tagumpay na ipinapangako or ipinangako sa atin ng Panginoon. Okay? So, now, God, sa buhay naman po natin, God gives us the same choice. Okay? So, He gave, okay, our God, God gave the Israelites, okay? So, God gives us the same choice that God gave to the Israelites. So, if we walk with God, if we walk with Him in obedience to His word, okay, He will stand with us and ensure victory over our challenges. So, yun naman po pala eh, na kapag talagang tayo ay sumunod, okay, if we walk with God, okay, tayo po ay sumunod sa pinag-uutos sa atin ng Diyos. Inaral natin ang kanyang salita, pinagbulay-bulay natin ang kanyang salita araw at gabi, at isinabuhay po natin ito, mga kapatid. So, our victory, okay, so, God will stand against, God will stand against our foes, against our enemies, and the Lord will stand with us, okay? At titiyakin ng Lord ang ating tagumpay in all challenges, okay? In every challenges that we are facing. Okay? So, we must face the battle. So, kailangan pa rin nating harapin ang laban, mga kapatid. Okay, sa buhay po na ito, if we really want success in life, if we really want victory, hindi po pwedeng sumuko. Okay? Kaya nga, di ba, may mga slogan tayo na babasa. Okay? Hindi nagtatagumpay ang isang taong sumusuko. Okay, meron din ako nabasa ng isang slogan, no? Rest if you must, but don't you quit. Okay, so minsan, pwede rin magpahinga, okay? Sapagkat kung kinakailangan, sabi nga, di ba, yung nagpapahinga, maganda rin yan eh. Kasi yung doon ka nag-aaral, doon ka nag-a-analyze, okay, ng mga bagay-bagay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Okay, and then, after that, magtutuloy-tuloy ka ulit. Okay, so rest if you must, but don't you quit. So, wag na wag ho nating susukuan ang mga challenges sa buhay natin. Okay, ang mga problema po natin. Dapat hinaharap po natin yan. Nilalabanan po natin yan kasama ang ating Panginoon. At doon, mararanasan natin ang victory. So, we must face the battle, but God promises us victory if we remain in His will. So, doon natin mararanasan yung victory. Okay? Great victory if we remain in His will. Okay? So, however, if we choose to disassociate from God, so ito naman, however, if we disassociate from God, we surely will, we will be overtaken by difficulties. Mga kapatid, kung if we choose to disassociate from God, we surely, okay, overtaken by difficulties. Anong ibig sabihin po ng overtaken? Kung para mas maunawaan po natin ito, mga kapatid, we will overtaken by difficulties. Alin niyo po, kapag ka if you are disassociated, okay, disassociated from God, kapag hindi ka talaga nakinig sa Diyos, kapag pinanatili mong matigas ang iyong ulo, hindi ka pa rin sumusunod sa sinasabi ng Panginoon. Alam niyo pong ibig sabihin ng overtaken by difficulties? Okay, naghihirap ka ngayon sa sitwasyon mo at present.
Okay, so inuunahan ka pa ng mga problema. Yung mga may mga problema pang nakabang sa future. So hindi matapos-tapos yung mga challenges. Hindi matapos-tapos yung mga difficulties, yung mga problems, okay, na mga kakaharapin mo. Why? Kasi hindi ka makapagtagumpay-tagumpay. Hindi mo maranasan ang tagumpay kaya hindi matapos-tapos. And ino-overtaken ka pa nila. Okay? So dapat iniiwanan mo na yung mga challenges. Dapat iniiwanan mo yung difficulties kasi nagtagumpay ka na. Pero if we are disassociated, if we disassociate God, okay? If we disassociate from God, kapag tayo po ay nanatiling matigas ang ulo po natin, hindi tayo nakinig sa Diyos, i-overtake pa po tayo ng mga difficulties in life. No, hindi pa tapos yung problema mo ngayon, may nakaabang na naman na bago. Okay? So, and as we the Israelites, okay? So as we the Israelites, our decision will be evident, okay? Evidently, okay? Okay? By the outcome. Okay? So as with the Israelites, our decision will be evident by the outcome. So if you are continually being defeated by everything, okay? So if you are continually being defeated by everything you face, your heart has departed from God. Okay? So mga kapatid, kaya kapag napapansin mo na parang there's a lot of problems na na-experience mo ngayon na parang gusto mo tuloy gumibab na, okay? So marahil ito ang nangyayari sa iyong buhay. At tiyak yun. Hindi lang marahil. No? Tiyak ito ang nangyayari sa iyong buhay. No? That's why para lagi tayo nanlulumo, we are defeated. Or continually, we experience continual defeated. So, in everything you face, lahat na lang ng mga kinakarap mo, lahat na mga ginagawa mo, you are, nag-fulfilled ka. Okay? So, ito ang nangyayari kasi sa buhay mo. Your heart has departed from God. Okay? Kahit saan ka pumunta, kahit anong gawin mo, ano po, so sinabi mo pa, nako, malas talaga yata dito sa Pilipinas. Okay? So, talaga kasi ang corruption dito, kaya hindi tayo maasenso. Makapunta na nga lang sa ibang bansa. Okay? Doon na lang ako magtatrabaho. Baka doon, sakaling umasenso ang buhay ko, baka doon yumaman ako. Okay? So, anong nangyari po, hindi niya alam, okay, no, na maaari pa rin siyang sundan na mga difficulties, maaari pa rin siyang sundan ng mga challenges, okay, kahit saan siya magpunta. Sapagkat ang pinag-uusapan nga po natin dito ay yung pakikinig at pagsunod sa mga ipinapagawa ng Lord, okay? So, kahit po nasaan ka, kung hindi ka naman talaga sumusunod sa Lord, kahit saan ka pa pumunta, susundan na susundan ka ng mga difficulties in life, susundan ka ng mga challenges, okay, ng buhay na ito. Subalit kapag ikaw naman ay sumunod, ang sabi ng Panginoon, kahit saan ka naman pumunta, ay pagpapalain ka niya, pagtatagumpayin ka ng ating Panginoon. Okay? So, bago po tayo magtapos, hayaan niyo po nabasahin ko po sa inyo, bago po dumako sa verse 7 and ng Deuteronomy chapter 28 and verse 25 naman, okay, yung binasa natin kanina. So, ito po ang sinabi ng Panginoon. Okay? Ang sabi po sa Deuteronomy 28 verse 1, okay, hanggang doon, bago mag-verse 7, ang sabi po, kapag dininig ninyo ang tinig ni Yahweh at sinunod ang kanyang kautusan, ibabantog niya kayo sa gitna ng mga bansa, magaganap nga sa inyo ang mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang kanyang mga utos. Okay? Kayo, in verse 3, kayo'y pagpapalain niya sa loob at labas ng inyong mga bayan. Pagpapalain niya ang inyong mga anak. Lupain pati mga hayop. Pararamihin niya ang inyong mga baka at iba pang mga hayop. Lagi kayong magiging, ibig sabihin niyo, kung kayo naman ay negosyante, no, ibibless talaga ng Lord. Palalaguin ng Lord ang business niyo. In verse 5, lagi kayong magiging sagana sa pagkain at di mawawala ng laman ang inyong masahan ng harina. So grabe, no? Para naalala ko tuloy yung mama ko nung nakatira po kami sa Antipolo. Nagtataka yung mama ko. So ako po, that time, talagang
I'm very active, no, youth pa lang sa youth pa lang sa panahon po ng aking kabataan ay naging aktibo na rin po ako, doon po nakatira kay Mama Sandy Polo. Nagtataka po yung mama ko dati, napakalit ng kaldero namin. Pero hindi po nawawala ng sinain. Hindi nawawala ng bigas. Hindi nawawala ng ulam. Pero every time na may dumating na bisita, lagi may nakahanda na pagkain. Lagi may nakareding pagkain. Okay? So kapag ako naman po, nung ako po ay nagtatrabaho na din po noon, every time na dadating po ako sa bahay, laging may nakareding pagkain. Okay? So hindi po nawawalan, hindi po nauubusan ng pagkain. So kapag ka talagang ikaw ay naglingkod sa Lord, napakasarap mga kapatid. Lagi kang sasamahan ng Panginoon, hindi kanya gugutumin. Okay? And verse 6, pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Okay? At yun na po, hanggang sa verse 7 na, ang sabi ng Panginoon, ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay ipalulupig sa inyo ni Yahweh. Lalaban sila sa inyo, ngunit magkakanya-kanya sila ng takbo. So, ibig sabihin, anuman yung mga magtangkang, yung mga ang mga kaaway na magtangkang lumaban sa inyo, okay? So, anuman yung mga challenges, okay, mga difficulties na magtangkang tayo ay kalabanin, tayo ay harapin, okay? Ano man yung mga difficult situations, mga unusual situations, mga na maaari nating kaharapin, okay, ay ito po ay mapagtatagumpayan natin. Okay, kapag tayo po ay nakinig sa ating Panginoon at sumunod sa kanyang mga pinag-uutos sa atin. Okay, sa verse 25 naman po, ano pong sabi ron? Bakit sinabi ng Panginoon na mangyayari naman sa kanila itong verse 25? Kasi, ang sabi po rito, okay, so sa kabilang dako, so beginning verse 15 po tayo ng Deuteronomy 28. Sa verse 15, ang sabi rito, sa kabilang dako, kung hindi ninyo diringgin ang aking tinig at hindi isusundin ang kanyang mga utos at mga tuntunin, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Hindi niya kayo pagpapalain kahit saan kayo pumunta. O di ba? Kaya kapag hindi talaga tayo nakinig sa Diyos, kahit saan ka pumunta mga kapatid, kahit anong gawin mo, hindi ka mapagpapala. Palagay natin nagkamal ka rin ng pera, palagay natin dumating yung panahon, okay na nagkamit ka rin ng mga limpak-limpak na pera, pero hindi naman ho kasi doon naka-base. Okay, hindi naman ho kasi doon naka-depende ang totoong success o ang totoong tagumpay mga kapatid. Okay? So hindi po 'yun ang basihan ng pagiging isang matagumpay na nilalang, yung pagkakaroon ng maraming ginto, yung pagkakaroon ng mga reyerian or mga possessions, yung pagkakaroon ng mga ng maraming pera, ng maraming savings, hindi po 'yun ang kasi ang basihan mga kapatid. Okay? So isa lamang po 'yan. Okay, sa mga pinagbabasihan, pero hindi po 'yan ang pinakabasihan upang tayo po ay matawag na successful mga kapatid. Okay? So ang sabi pa po diyan sa verse 17, susumpayin niya ang inyong mga tanim at iya at ang inihahandaan ninyong pagkain. Okay? So maging yung mga inihahandaan ng pagkain, may curse. Okay, kapag tayo hindi nakinig sa Panginoon, maging yung bagamat masarap ang ating kinakain, okay, bagamat may mga marami tayong pera sa bangko, okay, those things na meron po tayo, maging yung mga kinakain natin are under a curse. Okay, yan po ay nasa ilalim ng sumpa ng Diyos. Bagamat sapagkat tayo po, kapag tayo po hindi po natutong makinig sa Diyos at sumunod sa kanya mga pinag-uutos. Kaya, yun po ang sinabi ng Panginoon sa verse 25, ano po, na ipalulupig niya kayo sa inyong mga kaaway. Lalaban kayo sa kanila, ngunit magkakanya-kanya kayo ng takbo. Okay? So, ganun naman po ang mangyayari talaga. Ipalulupig niya kayo sa inyong mga kaaway. Bagamat kahit anong gawin nyo, matatalo pa rin kayo at magkakanya-kanya kayo ng takbo. Okay? Kapag hindi natin natutunang sumunod, makinig sa Diyos. Now, sa ating pagtatapos, mga kapatid, so if you have been experiencing defeat in the challenges you face, so examine your heart. Okay? Kapag nakakaranas po tayo ng mga kabiguan, ng mga failures sa buhay natin, mga panghihina, okay? So, kailangan sabi nga ni ng isang pastor, okay, si Bishop Royel, so kailangan maging analytical din po tayo. Okay? Kailangan matuto po tayong pag-aralang mabuti
ang mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay natin. Why these things happen? Why these things happen? Okay? So, kailangan maging analytical po tayo at lahat ng ito ay patuloy na idulog natin sa panalangin at patuloy tayong gumawa ng mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Okay? So, when you are buffeted by the crisis of life, your heart may have shifted away from God. Okay, buffeted, marahil ikaw ay when you are buffeted by the crisis of life. So kapag ikaw ay nakakaranas sa mga pambubugbog ng mga problema, so bakit hanggang ngayon, no? Wala ka nang pera, nagkasakit pa si ganito, ganyan, nawalan pa ng trabaho si ganito, nalugi po yung negosyo ni ganito. So halos lahat na lang ng problema ay sinalo mo na. Okay? Talagang binugbog ka na ng problema, kinadtad ka na, niratrat ka na ng problema, ng mga difficulties, ng mga challenges in life. So, kailangan po nating siyasatin ang puso natin, ang buhay po natin. Okay? Maybe your heart, okay? Maybe your heart may have shifted away from God. So, marahil ang puso mo kasi, ang isipan mo kasi, ang buhay mo, ay malayo na sa Diyos. Tumalikod ka na sa Diyos. Ginawa mo na lang kasi kung ano yung gusto mong gawin. Ginawa mo na lang kasi kung ano yung maibigan. Hindi mo na ginawa or pinakinggan kung ano ba talagang ibig ng Diyos sa buhay mo. Okay? So choose to listen to God. Then, obey what He tells you. No matter what you face, and you will experience great victory. So, matuto lamang po tayo mga kapatid na sumunod, makinig sa Diyos. Okay? Obey what He tells you. Sundin po natin ang mga sinasabi niya sa atin no matter what you face. Ano man yung mga kinakaharap natin sa buhay, matutong makinig at sumunod sa Diyos. Nang sa gayon, okay? We will experience great victory. At yan po ang pangako sa atin ng Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin, Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, sinasamba at pinasasalamatan. At sa gabing ito, ay patuloy niyo po kaming inabot sa pamamagitan ng mensahe na aming napakinggan at pinadala niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, at pinupuri ka namin, sinasamba, niluluwalhati, dinadakila, at patuloy ka po namin pinararangalan, Lord, sa buhay namin, Panginoon. Lord, salamat at patuloy niyo po kaming tinuturuan at hindi po kayo nagsasawa na kami ay paalalahanan. Maraming salamat po, aming Diyos. O Diyos ng Israel, purihin ka po, Panginoon. Maraming salamat. Maraming salamat. At sa gabing ito, Panginoon, dalangin po namin na kami ay patuloy na samahan mo na sa aming mga pagkilos, na sa aming mga paggawa, kami ay patuloy na i-remind mo, Panginoon, upang i-remind niyo po kami, Panginoon, sa mga bagay na dapat po namin gawin, sa mga bagay na ayon sa inyong kalooban, upang patuloy namin maranasan ang ipinangako mong tagumpay sa buhay namin. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay? So, and I invite and encourage everyone who are watching right now na ngayon lamang po nakapakinig or nakapanood ng video pong ito at marahil ikaw ay baguhan po, okay, inaanyayahan po kita na sumunod po sa aking panalangin. Okay? Upang kayo po ay mapagkalooban din ng Diyos ng assurance of salvation. Okay, kung nais mong tanggapin ang kaligtasan na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon, okay, itaas mo ang iyong mga kamay, okay, sa harapan ng screen na ito, or maaaring hawakan mo rin yung screen kung saan ka nanonood ngayon, okay, at itaas mo ang iyong mga kamay at pumikit ka, ipikit mo ang iyong mga mata at damhin mo ang presensya ng Panginoon, okay, at sundan mo yung aking panalangin, okay? So, pikit po tayo, okay? So, sundan mo yung aking panalangin, kapatid. Panginoong Jesus, sa mga oras po na ito, ako po ay lumalapit, nagpapakumbaba sa inyong banal na harapan.
Sa mga oras po na ito, inaamin ko po na ako isang taong makasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking pagkakasala. At ngayon po, Panginoon, tinatanggap kita sa aking buhay, sa aking puso, bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Pumasok ka po sa aking puso. Maghari ka po sa aking buhay. Salamat po. In Jesus' name. Amen. Congratulations, kapatid. Dahil po dyan, ayayaan niyo pong patuloy kitang ipanalangin. Salamat, Ama, sa kabutihan mo sa taong ito. Salamat po. Hinipo niyo rin po ang kanyang puso. Sapat ang sabi niyo nga po, Panginoon, sa umpisa pa lamang ng kanyang buhay, nasa sinapupunan pa siya ng kanyang nanay, ay kilala niyo na po siya at tinawag niyo na po siya, Panginoon, upang siya man ay makakilala sa iyo, maglingkod sa iyo, at patuloy na sumunod sa kalooban mo. Kayo pong patuloy magpala sa taong ito, Panginoon, at sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanyang pamilya, in Jesus' name. Amen. So, congratulations, kapatid. Welcome to the family of God. Okay, kung meron ka pang ibang mga katanungan, ay maaari nyo po kaming kontakin sa mga numbers or sa mga pangalan na makikita nyo po dyan sa screen. Okay, at maaari po kayo makipag-ugnayan, maging sa Facebook page. Okay, hanapin nyo po yan sa Facebook, of course. Okay, so maaari po kayo mag-comment dyan. Okay, at i-like nyo po yan. Okay, maaari po kayo mag-follow at mag-comment po kayo dyan for upang patuloy po namin kayong maipanalangin. Okay? So, salamat sa Panginoon. Okay, sa mga oras po na ito, tuloy po tayo sa, dumako na po tayo sa ating communion. Okay? So, habang piniprepare po yung communion elements, basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 26. Basa po. Praise God. Okay, so sa mga oras po nito, mga kapatid, ay hawakan na po natin ang tinapay at ang saro. Okay, so at hayaan niyo po na ibahagi namin sa inyo ang dalawang special benefits po na mayroon po dito sa communion elements po natin. Okay, so ito po yung tinapay, or biscuit ay simbolo po ito ng banal ng katawan ng ating Panginoong Hesus na sa pamamagitan po ng kanyang mga palo, latay, sugat sa katawan, tayo po ay tumanggap ng kagalingan. Okay? At ito naman po yung juice, grape juice or red wine, simbolo naman po ito ng banal na dugo. Okay? Ng ating Panginoong Hesus. Sa pamagitan po ng kanyang banal na dugo, tayo po ay tumanggap ng kalinisan at tumanggap ng complete forgiveness. Okay? So, yan po yung two special benefits po, mga kapatid. Yeah, napakahalaga po na dapat sumasabay po kayo sa amin. Okay? Sa communion po. Okay? So, okay, pag-pray na po natin ito. Ama namin, Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na mahabagin, maraming salamat pong muli sa great privilege na pinagalap niyo po sa amin. Salamat po sa bread and so wine, Panginoon, na aming i-take po sa gabi pong ito. At kayo pong patuloy magpala nito, aming Ama, buhusan niyo po ito ng banalugo ng aming Panginoong Jesucristo, na patuloy nga pong magsilbing kalakas at kagalingan, kalusugan sa aming physical mga katawan para sa inyo pong kaluwalhati at karangalan. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kainin na po natin at inamin. Purihin po ang ating Panginoon at sa mga oras naman pong ito, patuloy po natin pasalamatan ang ating Diyos. Amen. Praise God, tayo pong lahat ay mag-closing prayer na. Okay, kuhanin na po natin ang ating mga Biblia at tayo po ay patuloy na magpasalamat sa ating Panginoon. Okay, kuhanin po natin ang mga Biblia, ilagay po natin sa ating tatapat po ng ating puso. Okay, at tayo pong lahat ay patuloy na manalangin. Praise God, hallelujah. Yes, Lord, Father God, we bless your name. Thank you for everything, Lord.
Salamat po sa mensahe na aming natutunan sa gabing ito. Panatilihin niyo po ito, Ama, sa aming puso, sa aming isipan, and continue to help us, Lord, na patuloy po naming magawa ang mga pinapagawa niyo po sa amin, na patuloy po kaming makasunod, Lord God, sa inyong kalooban, Panginoon. At Lord, na sa mula sa gabing ito, ay patuloy na kami ay inyong tulungan, Panginoon, na kami ay patuloy na makaranas ng katagumpayan na iyong ipinangako sa bansa po sa amin, ako kami po ay susunod, makikinig po sa inyo. Lord, pagtatagumpayin niyo po kami sa mga challenges na kinakaharap namin or kakaharapin pa namin sa buhay na ito. There's a lot of difficulties, pero ang hindi po yun ang importante sa amin. Ang importante sa amin, Panginoon, ang lahat ng ito ay pagtatagumpayan po namin sapagkat sasamahan niyo po kami, Panginoon. At ang sabi niyo, sasamahan niyo po kami kung kami naman po ay patuloy na makikinig at susunod po sa inyo. Kay Lord, maraming salamat. Pinupuri ka namin. Sinasamba, nilulurahati, dinadakila, at patuloy ka namin pinararangalan. Lord God, sa aming kalagitnaan, maraming salamat po sa gabing ito. And Lord God, ang aming mga napakinggan na salita mo ay sinisilyuhan po namin ang manalugo ng Panginoong Jesucristo. Na ito nga po ay patuloy na makapanatili sa puso at isipan namin sa buhay po namin. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Mga magulang kapatid, taas na ating mga kamay sa harapan ng ating Diyos. Okay, or sa harapan ng screen na ito. Okay, so itaas natin ating mga kamay at hayaan nyo po na kayo po ay patuloy na babasbasan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Tanggapin mo ang pag-ibig ng Diyos, ang kapayapaan, ang katagumpayan ng Panginoon at ang mga pagpapala niya, pag-iingat niya ay sumainyo magpakailanman. Hallelujah, yes Lord. Sa Diyos lamang ang kapurihan, kaluwalhatian, karangalan, kapangyarihan, pasasalamat magpakailanman. Ito pong aming dalangin sa mga kapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Salamat po, Ama. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.